Hello everyone, sana katulad ko and kagaya ko, okay lang din kayo sa mga bahay-bahay ninyo habang nasa ilalim tayo ng ECQ dahil sa COVID-19. Well, I've made this video para sana ma-share sa inyo ng konting knowledge na meron ako about sa mga taong naka-okay na sa ating kasaysayan. Well, this video was supposed to be made after namin pumunta ng National Museum para na rin sana personally makita namin kung ano-ano ba yung mga artworks na ginawa ng dalawang taong pag-uusapan natin ngayon araw. Kaso nga lang, before the scheduled date ng pagpunta namin is ibinaba na yung total lockdown. Kaya sadly, hindi kami nakapunta. Well, so much for my introduction, back to the main point. So, yun lang ang pag-aaralan natin ngayon ay si Juan Luna and Fernando Amorsolo. Hope kilala nyo sila and meron na rin kayong konting knowledge about sa kanila. So, let's start. Juan Luna de San Pedro Aino Vicente was born on October 24, 1857 sa Badoc, Ilocos Norte. Pangatlo siya sa pitong anak ni Joaquin and Laureano Luna. Nag-aral siya sa Madrid. Isa siyang pintor, skulptor, at political activist at the same time. Well, he painted literally and historical scenes, and his allegorical were inspired by the classical and often showed figures in theatrical scenes. Si Juan Luna siya po yung pinakakaunawanahang Pilipinong pintor na nakilala sa ibang bansa dahil na rin po sa galing niya pagdating sa pagpipinda. One of his major artworks is the La Muerte de Cleopatra noong 1881, or mas kilala natin na The Death of Cleopatra. This artwork was awarded silver medal by Exposición Nacional de Bellas Artes in Madrid in 1881. Second is the Espolarium of 1884. Actually, this Espolarium was made for 8 months. Pinapakura niya to ng 8 months. And it depicts bloody carcasses of slave gladiators being dragged away from the arena where they had entertained the Roman masters with their lives. The painting was submitted by Luna to the Exposición Nacional de Bellas Artes in 1884 in Madrid, where it garnered the first gold medal. And El Pacto de Sangre, which is the Blood Compact, no, 1886, portrays the blood compact ritual between Raja Sicatuna and Miguel Lopez de Legazpi, who is accompanied by other conquistadors. Totoo lang po yan sa major artworks and masterpieces ni Juan Luna. Hindi lang po yan ang ginagawa niya. Gumagawa rin po siya ng mga portrait, katulad na lang ng portrait ni Jose Rizal at ng kanyang anak na si Andres. He married Maria de la Paz Pardo de Tavera on December 4, 1886 and had daughter Maria de la Paz Bibi, which is tied 3 years old, and one son named Andres. Actually, people believe na nasangkot si Juan Luna sa isang krimen na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa at ng kanyang biyanan. Ito raw ay dahil nagkaroon ng affair si Maria na naging dahilan ng matinding selos ni Juan Luna, kaya napatay niya sa hindi sinasadyang pagkakataon, napatay niya yung asawa niya at ang kanyang biyanan. And noong mga panahon na yon, there is unwritten law na kapag ang lalaki napatunayan na ang kanyang asawa ay nangangaliwa at napatay niya ito, hindi magkakaroon ng malalim na kaso. Hindi katulad ngayon na kailangan talagang may patunay, kailangan meron kang pictures or videos na nangangaliwa ng asawa mo bago ka makulong. Well, that time, Juan Luna just paid for the damages doon sa pamilya ni Maria. Second and last is Fernando Amorsolo. Fernando Amorsolo y Cueto was born May 30, 1892 in Paco, Manila. And he was the one of the most important in the history of painting in the Philippines. He's a portraitist and painter of rural Philippine landscapes, known for his craftsmanship and mastery in the use of light. Si Fernando Amorsolo, hindi siya nabuhay
hindi siya nagkaroon ng marangyang pamumuhay, pero nanggaling talaga siya sa mga sa pamilyang aligned sa sining. Well, para sa para maadagdag na rin sa kita, nagtinda siya ng watercolor habang ang nanay niya is nananahi. One of the major masterpieces and artworks of Fernando Amorsolo y Cueta is the bombing of the Intendencia noong 1942, Nalagang Bukit noong 1936, at Sunday Morning Going to Town noong 1958. And that's it. So, thank you sa pakikinig and panonood ng video na ito. I hope na kahit maikli lang ito, may natutunan kayo about sa buhay and artworks of Juan Luna and Fernando Amorsolo. So, stay put lang po tayo sa bahay and relax. Thank you, everyone.